Humihingi na ng saklolo ang ilang kinatawan ng civil society leaders o CSO at Moro Consensus Group na kabilang din sa mga internally displaced person o IDP sa Marawi City na apektado noong 2017 Marawi siege. Dismayado ang mga nasabing leader at hindi umano makatarungan ang ginawa sa kanila ng Marawi Compensation Board o MCB. Ito'y matapos bawasan ang matatanggap ng mga claimant hinggil sa structural damage property dahil sa bagong polisiya na depreciated value cost at fair market value. Hindi umano nila matatanggap dahil hindi nakasaad sa implementing rules and regulations o IRR na mismong MCB ang gumawa. Pero sa amin na mga backwits, hindi po namin matanggap because yung kanilang ginamit na polisiya ay hindi naaayon sa batas na para sa mga backwits. Kontra ito sa IRR. Sige ng Kusayma Maranda na nakatanggap lamang ng 211,000 mula sa 1.3 million na halaga sana ng kanyang structural property. Anya, sobrang liit ng kanyang natanggap at hindi niya ito inaasahan. Ito lang pag-asa namin yung compensation, tapos yung nag-ano din yung result na napakaliit ng halaga. Hindi, walang mabili sa 200,000. Kaya napakasakit po sa amin ng mga backwit na ganun lang, na walang value yung lahat ng ano namin. Ayon naman kay Drisa Lininding, ang chairman ng Moro Consensus Group, wala umanong abiso ang MCB na mayroong bagong inadapt na ordinance na kinuha sa Lanao del Sur province. In-explain, the other day lang sila nagsalita sa radio, pero hindi nila in-explain kung ano itong ordinance na ito na inadapt nila na bago. So talagang latest po ito, kumbaga sa balita, presko ito na balita. Dagdag pa ni Drisa na malaking halaga ang mawawala sa nasa 14,000 claimant kung hindi maayos ang nasabing problema. Ang susunod na hakbang na gagawin ng grupo ay dudulog sa Joint Congressional Oversight Committee upang maituwid umano ang MCB at matignan muli ang Republic Act 11696 o ang Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022. As of April 2024, umabot na sa 118,748,794.26 ang halagang naipagkaloob para sa structural and personal property claims, habang nasa 300,100,000 naman para sa death claims. Sa ngayon, wala pang inilabas na official statement ang Marawi Compensation Board ukol sa hinaing ng mga internally displaced persons. Wing Fernandez, humahataw sa balita ngayon.